baby cakes, nagbabalik ulit ang inyong mommy cake na si Kai! For today's vlog, mga baby cakes, I will be sharing to you my 2 years experience using my iPhone 11 na nabili ko sa Greenhills. So throughout this video, bibigyan ko kayo ng tips and isi-share ko yung experience ko sa battery, sa camera, and also sa storage ng iPhone 11 ko. Isi-share ko din kung meron na ba akong napagawa dito or kung nabagsak ko na ba siya sa tubig, na-try ko na rin ba siyang malublob sa tubig. Lahat ng yon isi-share ko sa video na to. Without further ado, let's begin! Let's start sa outside ng ating iPhone 11. So, iche-check natin kung nagkaroon na ba siya ng dents, scratches, sa loob ng almost 2 years ko na paggamit sa kanya. To be specific, nabili ko siya February 2020. 1 year siya nung... February 2021. 1 year and 6 months na siya, to be exact. So, may mga hindi ako aware dito bakit may mga kulay black. Tingin ko sa bago kong bili to case, baka nagkaroon siya ng ano, sana hindi nagasgasan. Kasi sobrang ingat-ingat ko to. From the day na nabili ko siya, talagang binigyan ko na siya ng protective na case at hindi nawala agad yung tempered glass. Sa pinakalikod, ito yung pinaka-sensitive na part. Para kasi siyang glass, thankfully, hindi siya nabasag sa loob ni almost 2 years ko, di ba? Bumili din tayo ng protector ng lens. May issue din daw kasi dyan na mabilis mabasag. Paka-protection na din sa mga dust. And yung pinaka-screen, mga baby cakes, ang binibili ko sa kanya is yung edges. Nagtataka kayo, mga baby cakes, kung nag-change din ba yung quality niya sa pagpindot nung nilagyan mo siya ng screen protector, manipis man o makapal. I may say, walang nagbago sa kanya. Ganun pa din. Kahit nga hindi mo pa siya napipindot or natamaan lang ng ano mo, magbubukas na siya. The same sa camera niya, no, nilagyan ko din ba ng screen protector, lumabo din ba? It's a no din. Meron akong makapal ngayon na screen protector. Yung sa front ka, mga baby cakes, ayan, ito. Ayan na yan. Malinaw pa din, di ba? So, tingnan naman natin yung back cam kasi nilagyan din natin ng lens protector, di ba? Kung may nagbago ba sa quality ng kanyang short or video. Ito naman, mga baby cakes, yung back cam niya. May lens pa din yan. O, kayo na ang husga kung may paglabo ba or lumabo ba para sa inyo kasi para sa akin, hindi pa din. Hindi naman na-apektuhan yung quality ng kanyang camera. Punta tayo now sa battery. Ayan, sa halos 2 years ko na paggamit sa kanya, ang battery health ko na lang is 87%. At medyo masakit sa damdamin kasi yung iba, 100% pa din yung battery health nila. Siguro, ang naging problema ko, masyado kong binaby talaga itong cellphone ko. Lalo na't meron kasi akong extra phone na Android. At knowing na Android, di agad mabilis malobat. Hindi ko naman mabilis malobat to, pero masyado ko nga siyang binaby. So, kahit hindi pa siya nag-reach ng 20% or kahit hindi pa sobrang lobat, chinacharge ko na agad siya. Kahit nga minsan nasa 60% pa lang, chinacharge ko na siya. Yun pala, pangit pala yun. Nag-search ako, dapat daw i-charge mo lang siya kung nasa 20% na siya. Hindi yung mababa pa sa 20%, ha. Kung pwede nga, wag mo din daw i-fully charge. Lalong-lalo na, wag sanang ma-overcharge yung mga cellphone nyo. Ako kasi, aliko, gabi ako nag-charge. So, ang tendency nakakatulugan ko na. So, pagising ko, tsaka ko lang siya natatanggal sa charge. Yun yung mga iwasan nyo, ha, mga baby geeks. Kung meron kayo or nagbabala kayong bumili rin ng iPhone 11 series or ngayon yung sikat na sikat iPhone 12 series. Usapang longevity naman ng battery, paggamit lang ay Wi-Fi at tuloy-tuloy yung paggamit mo sa cellphone nito. Para sa akin, umaabot naman siya ng maximum of 5 hours yung tuloy-tuloy na gamit, ha. From 100% hanggang 20% niya. So para sa akin, sobrang sulit na yun. Lalo na't wala akong mafe-feel na lag. Kaya gustong-gusto ko yung iPhone kasi sobrang smooth ng paggamit sa kanya. Sobrang sulit na sa akin ng 5 hours na usage. Usapan naman ng data, yung longevity naman ng paggamit ng cellphone using data, medyo mas mabilis siya malobat. So, maximum of 4 hours. Yun na yun. Sobrang sulit na din kung data yung gamit nyo. Ang downside naman kapag data yung gamit nyo, yan, sakit na yan ng iPhone, umiinit talaga siya kapag data. Malakas kasi yung hatak niya sa data, eh. So, hindi mo naman magiging problema yon. Lalo na 4G na siya. At ngayon, yung iPhone 12 series, meron ng 5G. Usapan kung hindi naman tuloy-tuloy yung paggamit mo sa kanya, pag Wi-Fi
mga baby cakes, umaabot siya ng almost 12 hours nang hindi mo siya chinacharge. Minsan nga, matutulog ka na wala namang nabawas sa baterya mo. I like ng dating iPhone 7 ako, natutulog ka lang, hindi siya naka-shutdown, pero pagising mo, nabawas yung baterya mo, hindi mo lang kinagamit. Pero dito, walang nababawas. Pagising mo, to ano yung inaiwanan mong battery niya, ganun pa din. Pag data naman, mga baby cakes, siguro ang pinaka-maximum kapag hindi mo naman tuloy-tuloy na ginagamit. So, ayun, nandun pa rin siya, hindi naman masyadong malayo sa Wi-Fi, mga 10 hours, gano'n. Usapang camera naman, from February 2020 up until today, may nagbago ba siya? I may say yes, medyo. Parang lumabo nung very, very late. Tingin ko, ayan din yung marketing strategy ng iPhone. Siguro na dun yun sa pag-update sa kanya. Para siguro bumili ka ng mga bagong labas. Kasi mako-compare mo ito yung cellphone mo, tapos pupunta ka sa market, titingnan mo yung bagong release. Alam ba't parang mas malino, pero kahit same lang naman sila ng device. Kala nyo malulok. May nanotice ako na pagbabago sa camera. May bagyang paglabo. Shout out to Arvin Parinya! Dako naman tayo mga baby cakes sa storage. Ang nabili ko is 128 GB. For me, akala ko hindi ko nga siya mapupuno, pero yun nga, napuno siya. Dumating sa point nga, nagbablog ako at mahilig ako sa mga application, napuno siya. Akala ko, ang solution lang dun ay ang pag-reformat. Hindi pala. Ito ang tip na maibibigay ko sa inyo mga baby cakes. Na-discover ko na para lang hindi nyo mapuno yung 128 GB or kung gaano man kalaki ang iPhone storage nyo. My first tip is dahil malaki ang nakukuha ng ating photos or videos, I recommend downloading Google Photos. Doon mo i-save lahat ng pictures mo. Once na na-upload na doon or na-save, pwede mo na kasi siyang i-delete dito sa iPhone mo, o diba? Nakasave ka na at hindi rin nawala yung memories mo. Yung second naman na mare-recommend ko, huwag nyong i-reformat. Tingnan nyo lang sa settings nyo or sa storage settings nyo kung ano yung application na malaki yung nakukuhang space. For example, yung TikTok, hindi mo alam umaabot yan ng 5 GB ang nakukuha niya sa storage mo. Para sa akin, sobrang laki na nun. Paano pa yung Facebook, maabot din niya ng 3 GB ang nakukuha niya. So, kapag samasamahin mo yun, talaga nga mapupuno yung storage mo. So, what I recommend is, i-uninstall mo lang naman yun. No need to reformat your phone. I-uninstall mo lang yung mga application na wala namang mawawalang data. Yung alam mong nandun pa din yung data pag in-install mo ulit. So, yan yung mga Facebook, TikTok, CapCut na editor, magugulat ka ang laki ng babalik na storage. Usapang smoothness ng ating iPhone 11, sa almost 2 years ko na paggamit sa kanya, meron bang nagbago? Naglalag na ba siya? Para sa akin mga pipigix, wala naman akong issue na nag-ghost touch na siya, hindi mo na talaga mapindot. So kahit puno, minsan nga umabot na talaga kasi kung puno yung storage ko dahil ang dami kong videos, ang dami kong applications, wala. Dumadating lang yung point na umiinit nga talaga siya. Yun talaga yung sakit ng iPhone eh. Wala akong problema. Napaka-smooth pa din. Kahit sa games, mabilis siya. Yun lang masasabi ko. Honesto. Next naman, mga baby cakes. Kung meron na bang pinagawa ito sa iPhone 11 niya, wala mga baby cakes. Hanggang ngayon, wala pa rin namang nasisira. Wala namang nabasag. Siguro na sa paggamit na din niya ng owner. Tutunan ko naman na huwag bibihin. Yung normal na gamit lang ng cellphone, gamitin niyo lang. Kasi meron naman talaga yung hangganan. I-enjoy niyo lang yung paggamit sa cellphone niyo. Pinakalas na gusto kong i-share sa inyo at bigyan kayo ng tip ay yung water resistant na feature nitong iPhone 11 ko. So, accidentally, wala akong balak talagang isaw-saw siya sa tubig. Pero, daw-daw siya at nalubog siya sa tubig. Kinabahan na ako nun, pero confident pa din naman ako dahil nga meron siyang water resistant na feature. Hindi ko muna siya ginalaw. Ang ginawa nun yung Mommy Cake na Kikay ay yung napanood ko sa TikTok. Ilalagay ko na lang yung link sa description box kung naging isa rin kayong problemado nung nahulog yung phone niya sa tubig. Mataas yung frequency at vibration nung video na yon. Kaya ang tendency, may hangin na lumalabas dito sa speaker at the same dito sa speaker sa baba, makakamdaman mo na lumalabas din yung tubig. So, natutuwa ako, sobrang effective nun. Sinaksakan mo siya ng charger. Ang ganda ng feature din nitong iPhone 11 na dedetect niya na meron talagang tubig sa loob, so hindi niya i-charge yung cellphone mo. Kailangan patuyuin niyo muna yung cellphone niyo. Paano patuyuin? Ayaan niyo lang kasi mainit naman ang panahon. Normal lang na matutuyo. Huwag na huwag niyo daw ilalagay sa bigas. So, hayaan niyo lang siyang matuyo. Kasi water resistant naman yan, no? So, gamitin niyo na yung feature niyang yun.
Nabagsak mo na ba to, Mami Cake? Ilang beses ka na siyang nabagsak. Pero thankfully, dahil sa mga shockproof kong case, hindi pa rin siya sira ngayon. Wala pa din siyang basag ngayon. Siguro yung mga napabasag lang is yung tempered glass ko. Pero sa dents or sa scratches ng cellphone, wala namang naging effect or naging impact yung pagkabagsak niya. So, hindi naman natin may iwasan yung pagkabagsak. Basta masasabi ko lang, mga baby cakes, matibay siya. Hindi na siya yung katulad ng mga bababa sa iPhone 8 pababa na pag nabagsak mo, pagawa mo na agad yung LCD sa Greenhills. Hindi siya ganun. So, for my overall thoughts, mga BB Cakes, kung dati na-rate ko siya na 10 over 10, ngayon ba, mga BB Cakes, 10 over 10 pa din siya? Para sa akin, mga BB Cakes, 9 over 10. At kung may recommend ko din ba na bilhin nyo ito, how much ba to ngayon, Mami Cake? Nakita ko, yung 128GB is pumapatak pa din ng 4... Depende pa yan kung sa Greenhills niya din bibilhin. May recommend ko ba to sa inyo, mga BB Cakes? Oo, worth it na siya kung nagsistart ka din mag-vlog or you are looking for high quality videos and quality ng inyong mga pictures. At kung nag-online class ka, kailangan din na malinaw yung camera nyo. No need for webcam. Yun kasi yung mga feature na hinahanap ko. At yung longevity nga sa paggamit sa kanya, worth it na din for online class. Kaya para sa akin, as a student, may recommend ko talaga. So, yun lang mga BB Cakes, sana may natutunan kayo at naging makabuluhan tong video ko. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please be part of my family by clicking the subscribe button below. Before we end this vlog, I want to shout out Mr. Choi Soriano, financial advisor. So, ito yung Facebook page niya. Kung interested kayo, please DM or PM him. Shout out sa'yo! Kung meron pa ako nakalimutan, mga BB Cakes, or meron kayong tanong sa isipan nyo na hindi ko naman nasagot sa video na to, please comment it below. At sasagutin ko right away. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Baboo!